Kamusta po kayo mga busing? Nagbabalik po ang inyong likod. Isang interview ito kay dating Secretary Attorney Vic Rodriguez na kung saan ay nagpahayag ng kanyang mga nalalaman tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Sa ngayon ay tila nagkakaroon ng mga hindi maayos na ugnayan dahil nga sa mga may kanya-kanya silang mga akusasyon sa bawat isa sa kanila, lalo na ang ating Pangulo at ang pangalawang Pangulo at maging ang House Speaker ng ating Kongreso. Si Attorney Vic Rodriguez ay naging parte ito ng Administrasyong Marcos nung kakaupo pa lang ng Pangulong Marcos. Yun nga, naging sekretary ito at kalaunan ay bigla na lang ito nag-resign na rin sa kanyang di natin alam kung anong kadahilanan. Ngunit sa ngayon, isa siyang aktibong leader ng maisog kung saan ay parang tinatag din ito nila dating Pangulong Duterte. So sa video na ito, mahaba-haba po itong video na ito na kung saan ay in-interview siya rito. So sundan po natin at talagang marami tayong malalaman dito sa kanyang pagpapaliwanag na ito o pag-ahayag na ito. Bago po ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated kayo sa bawat video na ina-upload natin dito sa channel na ito. Attorney, nakilala po kayo bilang isang malapit na kaibigan ni dating Bongbong Marcos. At ngayon po ay parang lumalabas na kayo po ay isang opposition ngayon. Talagang totally opposition po talaga, hindi lumalabas. Talagang opposition po kayo. Ano po ang nagtulak sa inyo para maging opposition po? Laban po dito po sa mga sa administrasyon ngayon. Dan, I've said this many times in many of my interviews. Sabi ko, I will always side with the Filipino people. Na hindi, ang loyalty ko ay hindi sa isang tao, hindi sa politiko, hindi sa oligarko, hindi sa political party. Ang loyalty ko ay sa mamamayang Pilipino. At nung nakita kong iba na direksyon na tinatahak ng aking mga kasama nung ako'y nasa Malacanang, sabi ko, hindi ito yung aming covenant with the Filipino people when we were campaigning. More so, when we won, nung nanalo tayo, nung binoto natin yung dati kong tinulungan, eh lalong naging masidhi yung aking commitment na isusulong natin yung mga magagandang pananalita na nabitawan nung kampanya. At yun nga, tungo sa good governance or mabuting pamunuan, tungo sa mabuting pamayanan. Kaya lang iba yung direksyon eh. Kako hindi ito ang direksyon na aking pinagpuyatan, hindi ito yung direksyon na aking pinag-aksayahan ng maraming panahon sa mahabang taon at binawasan ang aking oras para sa aking sarili, para sa aking pamilya, para sa aking profesyon dahil naniwala ako na tinutulungan ko yung tamang tao. Subalit kagaya ninyo, eh nabudol din ako. Okay, attorney, sa ngayon po, ano po yung mga advokasya na isusulong po ninyo kung sakasakaling kayo po ay pagbigyan ng sambay ng Pilipino na maging senador? Salamat, Dan. Tinanggap ko yung hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon. At ang aking pinangungunahan ngayon at inaanyayahan ko ang bawat Pilipino to join me dito sa ating war on corruption. At itong war on corruption natin, hindi lang po ito a campaign slogan or motherhood statement. This early, our campaign team, my campaign team, especially the legal staff, already prepared. We prepared a draft proposed Senate bill na ibinabalik yung pakaparusahang death penalty or bitay. Pabalik ko natin, mga kababayan, ang death penalty pero sa dalawang particular na kasong kriminal. Yan po ay ang kasong plunder at ang kasong droga na kung saan kasali, kasangkot, patong, kasabwat ang mga taong gobyerno at ang kung sino mang dayuhan na makikialam sa illegal drug trade. Let me just begin with the plunder.
ang plunder ho kasi natin ngayon, bago ka makasuhan ng plunder, dapat umabot sa at least 50 million pesos pataas yung kinamal mo o yung ninakaw mo o yung kinurap mo mula sa kaba ng mga mamamayang Pilipino. Pag tayo po sa tulong ninyo bilang aplikante, bilang senador, ay pahirimin ninyo ng inyong mandato at bigyan po ako ninyo ng isa sa 12 ninyong boto para senador, atin pong ibababa ang halaga ng plunder mula 50 million pesos to 5 million pesos. Bakit ganon ka, Dan? Sapagkat ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Maging yan ay piso, maging yan ay 1,000 piso, maging yan ay 5 million, o higit pa 50 million pesos. Ang pagnanakaw ng pera ng Pilipino ay pagnanakaw. Kaya ibababaho natin ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At kapag ka ikay napatunayan na nagnakaw at nakasuhan ng plunder at na-convict ng kasong plunder, ang panukala ko ay ibalik natin ang parusang death penalty. Dahil sa kasong plunder, hindi lang po isa ang biktima. Sa kasalukuyan, 110, 113, 115 million Filipinos tayo. Bawat pagnanakaw na ginagawa ng mga korap na politiko, ang biktima po dyan ay hindi isang tao, kundi tayong lahat. 115 million Filipinos ang biktima. Kaya yan talaga ay karumal-dumal na krimen na dapat ang karampatang parusa ay kamatayan o bitay o death penalty. Yan ang aking isinusulong sa aking kandidatura, yung war on corruption. And of course, lahat ng drug-related cases na kinakasangkutan ng mga taong gobyerno at ng mga dayuhan, dapat ang parusa rin dyan ay death. Bakit kanyo? Sapagkat pag taong gobyerno ka, ang loyalty mo dapat ay maglingkod sa mamamayang Pilipino. Hindi lumingya, pumatong, magprotekta at magpalaganap ng illegal na droga. Yan po ang ating isusulong, yung war on corruption. Okay. Napakalinaw po, napakaganda po, attorney, ng inyong advokasya. Ano na po masasabi nyo dito po sa concurrent resolution number 10, legalize corruption, liquidation by certification po, attorney? Yeah, kagaya niyan, tatlo kasi ang ating primary nais gawin kung tayo po ay inyong iluluklok sa Senado. Una na, sinabi ko yung war on corruption. Pangalawa, ito nga, inababanggit mo yung joint resolution number 10. Yung joint resolution number 10, sinusubaybayan din kita sa iyong programa at na-diskurso mo na ito at marami pang ibang vloggers na hindi takot maglahad ng totoo. Yung resolution number 10, ito po ay nagpapahintulot ng liquidation by mere certification. Meaning, yung opisina na binigyan ng pera ng gobyerno, na siya rin gumasta ng pera ng gobyerno, ang magliliquidate o gagawa ng accounting ay yung head din ng opisinang gumamit at nakatanggap ng pondo. Maaari ba yun? Ikaw ang tumanggap ng pera, ikaw ang gumastos, ikaw rin magsasabi na in order lahat ng papel mo at ginastos mo sa tama yung pera ng sambayan ng Pilipino. Yan po yung evil ng idinudulot ng joint resolution number 10. In fact, I'm saying this many times. The Alpha and the Omega, ang punot simula, ang simula't katapusan ng kahirapan ng mga Pilipino ay ang taunang budget. That single piece of legislation that our Congress, both the Senate and the House of Representatives, pass each year, yung GAA, yung General Appropriations Act. Nariyan po ang ugat ng problema natin, mga Pilipino. Korupsyon, higit na korupsyon at talamak na korupsyon. Gagawin po natin ang tamang numero ng alyansa nang sa ganun maibasura na natin yung resolution number 10. So, kasalukuyan po, attorney, yung pong concurrent resolution number 10 ay nagagamit po ngayon ng mga kongreso. At kung kayo po ipapalarin, isa po yan sa inyo pong i-abolish, tama po? Yes, if we will be able to build enough alliances, we will work for the setting aside of the concurrent resolution number 10. Ito nga po yung liquidation by mere certification.
ito ang punot dulo ng korupsyong nagaganap ngayon sa ating bansa. Dapat nang tuldukan, dapat nang itigil, kaya yan, kakaalinsabay niyan, ay yung pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder. Pag-usapan naman po natin itong kagabi po na pahayag po na ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nanawagan po siya sa mga AFP at the same time binulgar po niya yung pong mga korupsyon na inahalap po yung pera na bilyon na bilyon. Ano po masabi niyo po, Attorney? Tama lang naman yung naging pahayag ni Pangulong Duterte aligned sa mga nagiging pahayag na ng hakbang ng maiso. At na ilang ulit din nabanggit ni Pangulong Duterte kagabi, yung katagang transparency at accountability, yung core advocates and principles of hakbang ng maisog, yung transparency, accountability, peace and security. Mga kababayan, ang dapat tong imbestigahan at dapat ipakulong yung mga nakialam doon sa tinatawag na PhilHealth funds. Nadiskurso po ito kagabi ni Pangulong Duterte. Yung 89.9 billion PhilHealth funds. Sa kasalukuyan, ang nailipat na huyata mula sa PhilHealth funds pabalik ng National Treasury is somewhere between 60 to 70 billion. Nag-issue lamang ng TRO ang Korte Suprema, pero nailipat na yung bulto ng pondo. Ang natitira na lang is around 27 to 29 billion pesos. Buti na lang din napahinto sapagkat yan ay pagpapatunay na may nakitang mali ang Korte Suprema doon sa pangingialam ng national government, ng gobyerno o administrasyon ni Bongbong Marcos sa pera nating mga Pilipino. Hindi ho nila masagot yan that yung 89.9 billion, hindi po pera ng gobyerno yan. Nagmumula po yan sa monthly contribution ng lahat ng mga gainfully employed. Uulitin ko, tuwing kinsenas at katapusan, bago kayo makakuha, bago nyo mahipo yung sahod na pinagpaguran ninyo, na ikaltas na po dyan, yung contribution ninyo sa PhilHealth. Ano ba ang inam ng PhilHealth? Yung PhilHealth is yung State Insurance Fund. Yan ang Health Insurance Fund. Yan po yung ginagamit pag may na-hospital sa mga contributor sa kanilang mga kamag-anak, pamilya at mahal sa buhay. Halimbawa, ang bill ninyo sa ospital ay 1,000, eh dahil may PhilHealth kayo, mababawasan ito ng around 30 to 40%. So 600 pesos na lang ang babayaran ninyo. Samantalang kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung pondo, pagka kayo ay nagkasakit, nawawalan tuloy ng katiyakan na imbis na less 30 to 40% ang inyong hospital bill, baka pagbayarin kayo ng buong 1,000 piso. Sa ordinaryo manggagawa, malaking halaga yan. Kadan, malaking halaga yan. Yan po yung anomalyang ginawa nila sa PhilHealth funds. Dapat yan isole at dapat hindi pinakialaman ng Marcos administration dahil pera po yan ng mamamayang Pilipino. Contribution po yan ng manggagawang Pilipino. Okay. So, eto, at attorney, ano masasabi niyo, bakit po kaya hindi po iniimbestigahan ngayon ang nangyayari pong naalala ko natin na napak-check po ng bagyo, itong mga flood control. Remember, attorney, yun pong flood control, kung sinabi niya, may nabangga ito ng barko. And pangalawa, sinabi niya ngayon, ay na-overwhelmed. At ngayon, bilyon-bilyon po everyday ginagastos dyan sa flood control. Ano po masasabi niyo dito, bakit kaya po, imbis na ito ang pagtuunan ng pansin ng Quadcom, o ng mga investigasyon sa dyan po sa in aid of legislation, bakit po hindi yata inaimbestigahan po itong bilyong-bilyong piso na halaga na mga proyekto po ng mga flood control, attorney? Tama ka, Dan, pero lagay din natin sa tamang konteksto, mga kababayan. Malinaw dapat sa ating lahat na it is within the inherent powers of Congress to do or conduct investigation provided it is in aid of legislation. But what they're doing now cannot be said to be in aid of legislation, but rather in furtherance of their agenda of political persecution. They are politically persecuting President Rodrigo Duterte. And seemingly, they are not successful. They cannot make any headway dahil hinaharap din naman silang head-on ni Pangulong Duterte.
maisog silang sinasagot sa Senado at sa Kongreso, nag-shift naman ngayon uli sila. I cannot say that it's plan B dahil plan A din nila eh. Na tanggalin sa pagka-pangalawang pangulo si Vice President Inday Sara Duterte. At ayan na nga, matagal na nilang sinisimulan pero ito, in full display na naman, yung arrogance at yung arm-twisting tactic ng Kongreso na ginagawa kay Vice President Sara Duterte at sa mga kawani ng Office of the Vice President. But let me just be very clear. Sara Duterte is just a symbol of the 32 million Filipinos who lawfully, legally, constitutionally, and democratically elected her as our Vice President. Pag tinanggal ninyo si Inday Sara Duterte bilang pangalawang pangulo, ang linalapastangan ninyo ay ang mandatong binigay ng kusang loob ng 32 million Filipinos kay Vice President Inday Sara Duterte. That is why when I call for the protection and we defend Vice President Inday Sara Duterte, ang talagang pinoprotektahan natin dyan ay ang 32 million Filipinos na bumoto, tumangkilik, nagmahal at nagluklok kay Vice President Inday Sara Duterte bilang pangalawang pangulo. Opo, attorney. Kamukha niya, nagbalabas po ng pahayag itong si Bongbong Marcos na hindi daw niya papalampasin. Ito hong, masasabi po ba natin na ito ay death threat itong ginawa po ni VP Sara nung nakaraan pong naglabas po siya? Sinabi na ni Vice President Sara that yung kanyang statement was taken out of context at alam mo naman yung traditional media, wala tayong asahan dyan. Kaya ulit, papasalamat ako sa mga social media, new media, social media bloggers kagaya mo at maraming iba pa. Kung di dahil sa inyo, hindi lalabas ang totoong balita. And whether it is for or against anybody, basta't katotohanan, ilabas po ninyo para mabalansin natin yung extreme bias ng traditional media. At yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte, yun po ay isang maisog na pagpapahayag ng nananaig, nangingibabaw at tunay na sentimiento ng ordinaryong Pilipino ngayon. Galit yung galit na pinakita niya, galit ang sambayan ng Pilipino kadan at mga kababayan dahil sa pagmamalabis sa ginagawa ng Marcos administration at mga aliado nito. Remember when we campaigned in 2022, we were campaigning for unity and continuity. Subalit, kagaya nga ng sinasabi ko, dahil sa ambisyon ng isang tao na maging pangulo, winasak yung unity platform at ang continuity platform. Okay. Attorney, base po sa pag-a-analyze po namin, attorney, ito yung nakikita natin. Remember, way back 2023-2024 budget na approval ng OBP, ang nakita po namin na nagpatay ng microphone roon, itong si Sandro Marcos together with the Congress, yung mga nandun. So, anong nakikita nyo ngayon na itong yung dating Franz Castro na pinapatay ng mikropono sa deliberation ng budget, approval of budget, ngayon, nakaupo na naman po ngayon dito sa Kongreso at nagbibida-bida. At alam, pagkakalam ko, convicted po ito ng kasong RA 7610 with child abuse sa Tagum City RTC. At siya ngayon ay nagpapakulong. Ano po masasabi niyo po dito, attorney? Nakakahiya na yung nangyayari. Saan ka nakakita na yung isang convicted na mambabatas ang nagpapakulong sa isang kasamahan kong abogado, kasamahan ko sa profesyon na si Attorney Lopez, Zuleika Lopez, na ang tanging kasalanan lamang, kung matatawag mang kasalanan yun, pero para kay Franz Castro, malaking kasalanan yun, yung sagot niya ay hindi tugma doon sa gustong sagot na marinig nung convicted na mambabatas. Walang kriming ginawa si Attorney Lopez. Yung sagot niya, personal niyang pananaw doon sa ginawa niyang aksyon na kini-question nung convicted na mambabatas. Yung opinion nung convicted na mambabatas ay opinion niya, conclusion niya. Pero walang bisa iyon para makapag-cite ka ng isang tao in contempt. Walang contemptible sa naging tugon
ni Attorney Lopez. Maling-mali at pang-aabuso yung ginamit nilang contempt powers ng Kongreso. Hindi dapat pahintulutan yan. Ang dami ng naging desisyon ng Korte Suprema. Ang problema ho, mga kababayan, tila wala ng pagkilala sa mga umiiral na batas. Hindi na pinikilala ang saligang batas. Kahit ang Kongreso, ako lagi ko sinasabi, it is the inherent power of Congress to conduct investigation in aid of legislation. But it must be in aid of legislation. Hindi ho sila pwedeng umarting parang mga police o NBI na mag-iimbestiga. Hindi po nila trabaho yan. That function belongs to the executive branch, specifically to the investigative bodies like the Philippine National Police Investigation Division, whether that be CIDG, the provincial, the regional, the city, the municipal, even the Station Investigation Division, or the National Bureau of Investigation. Pero hindi po trabaho ng Kongreso gumawa ng isang criminal investigation. Kung criminal case ang gusto ninyong buuin, ang inyong investigation should be in aid of legislation, but never for political persecution. Second, hindi rin ho piskalya o office of the prosecutor or a branch of the National Prosecution Service of the Department of Justice ang Kongreso. Wala ho silang expertise, wala silang kakayahan, wala silang karunungan, wala silang experience na i-determine kung meron bang probable cause to warrant the filing of a case or not, at kung sino yung dapat kasuhan at hindi dapat kasuhan. At finally, ang Kongreso ay hindi po trial body, hindi po trial agency, hindi po yan municipal trial court, hindi po yan regional trial court na maaaring magbigay ng kanilang hatol o husga kung sinong guilty o hindi guilty at kung sinong dapat makulong at hindi dapat makulong. So, I remember, Attorney, merong isang kongresista, etong si Congressman, former Congressman na Arnie Tevez, eto yung sumayaw lang ito ng tuwad-tuwad. I remember yung buduts-buduts, right? So, agad, kumilos agad ang Committee on Ethics para suspindihin agad ito. Ano nakikita niyo po dito dito sa isang masasabi natin na convicted na sa Regional Trial Court sa Tagum? At parang kukumpara natin ano, Attorney, na ito sumayaw lang ng butots-butots ito. Tapos agad nandiyan yung Committee on Ethics. Samantalang ito convicted na, eh wala pa rin pong ginagawa yung Committee on Ethics dito kay Franz Castro. Ano ang masabi niyo po yun? Pwede kasi nilang sabihin, eh naka-apila pa lang naman yung kaso, so hindi pa ito, it has yet to attain finality. Dahil inapila niya eh. But let me just remind the convicted congresswoman, the only reason why you're out and you're enjoying your liberty because you have appealed your case, but you have a prior conviction. Balibalik to naman ang kwento, may conviction ka. Kaya ka lang nasa labas dahil naka-appeal ang kaso mo. Now, yung mga kasamahan naman niya dyan sa committee at sa kongreso, rendahan naman ninyo na proper decorum, befitting of someone to be called a public servant who is holding a public office and recipient of public funds for her monthly compensation. Pera po ng bayan ang ginagamit mo. At sa tingin ko, insulto na at kalabisan na sa talino ng mamamayang Pilipino, yung pinapakita mong arrogance, gaspang ng pag-uugali at yapang. Konting Pino naman sana. Okay. Attorney, eto pa. Balik natin po sa inyo. Ano? Marami po nagpapatanong sa atin. Itong pinakamahalagang tanong ko para sa inyo kung sakasakaling kayo po ay pahiramin po ng pwesto bilang senador. Attorney, willing po ba kayo na ilabas po ninyo ang inyo pong lahat ng budget nyo, sahod nyo, sa napupunta lahat ng pera? Nagagawa po kayo ng isang website na pag hinanap po yung Attorney Vic Rodriguez, Senator Vic Rodriguez, ultimo yung kanyang driver, ultimo yung kanyang bodyguard, ultimo yung lahat na ultimo sa piso, eh makikita po natin sa isang website. Ang nakakatiyak kayo dyan, kaya ka tayo sa hakbang ng maisog ay nananawagan ng Transparency, Accountability, Peace and Security, sapagkat ito yung mga advokasyang kaya nating panindigan.
At sure, if ako hipahiramin ninyo ng tiwala ninyo at boto at mandato, eh makakaasa po kayo na tayo will be a practitioner of transparency as how I use or how I will be using whatever funds that will be received by my office. Yung sahod, sa misis ko mapupunta yun. Huwag na natin pakilaman yung sahod ko yun. But all the other money, of course, it will be there for everyone to see. Feel free to scrutinize it. Wala akong problema riyan. Hindi ko hilig humipo ng perang hindi akin. Hindi ko hilig humipo ng pera ng gobyerno. So sa madaling salita, Atty. Ka, una-unahan po na mangyayari ito na kapag pinahiram po natin ng posisyon bilang senador, ito po yung kauna-unahang senador na pag binuksan mo ang Google, makikita mo lahat ng budget. Nandun lahat. Nandun. Wala tayong itatago. I do not know how they do it now, anong practice sa Senado. But whatever it is, humihiyaw ang tao, humihingi ng transparency, humihingi ng accountability, and this is what I'm going to give you should you give a chance to be your senator. Yan. So, bukod po doon sa mga nabanggit nyo, attorney, meron pa po ba kayong mga plano na karagdagang isa sa batas at mga proyekto na nakalaan na po bukod sa transparency, accountability, war on corruption, war on drugs, ano po, at baka meron po kayong idagdag? Meron, yung isang napaka-importante din para sa ating uring manggagawa. Akin din pong isusulong ang pagkakaroon ng standardized wage rate. Meaning, wala na pong pagkakaiba yung sahod na ibinibigay sa Mega Manila doon sa sahod na ibinibigay sa probinsya. Alam ko kung alam ninyo na mas mababa yung wage rate sa probinsya kung iahambing mo sa Mega Manila. Dahil ang sinasabi nila, mas mura daw mamuhay sa probinsya kesa mamuhay sa Mega Manila. Kaya mas mataas yung sinasahod ng mga nasa Mega Manila kumpara sa mga nasa probinsya. Hindi po totoo yun. Ang lagi kong ginagamit na halimbawa, yung presyo ng isang hita ng manok na may kanin na may gravy sa isang sikat na fast food chain dito sa Mega Manila ay pareho lang sa presyo ng isang pirasong manok na may kanin na may gravy sa isang parehat kilalang fast food chain sa probinsya. Pareho lang. So nasaan yung sinasabing mas murang manirahan sa probinsya kaysa sa Mega Manila? Pangalawa, Kadan, maraming probinsya, mas mahal po at mas mataas ang presyo ng instant noodle kesa sa Mega Manila. Marami pong probinsya na mas mahal ang kilo o sako ng bigas kesa sa Metro Manila. Matagal na po tayong napapaniwala nitong sinasabing mas mura ang buhay sa probinsya kesa sa Metro Manila. Hindi po totoo yun. Tingnan ninyo. Pagka meron po tayong mga kababayan na nagkasakit sa probinsya at walang ospital na kayang i-accommodate yung sakit o karamdaman ng ating kababayan taga-probinsya, anong gagawin nun ng taga-probinsya? Kung ito'y tawid dagat, kinakailangan niyang kumuha ng ticket ng roro or barko. Tapos niyan, sasakay siya baylan papunta kung terminal ng barko o sa pier papunta sa ospital. Paano kung walang kamag-anak sa Metro Manila o Mega Manila? Yung taga-probinsya. Mag-hotel yan. O yung pension house o boarding house. Panibagong gastos. So mas mabigat ang hinaharap ng mga taga-probinsya kesa Mega Manila. Kaya dapat panahon na iparehas natin yung sahod ng nasa probinsya at nung nasa Mega Manila. Yun. So, okay. Marami po ngayon, attorney, no? Napaganda po ng inyong palang panukala ko sakasakali kayo mapahirap na pagiging senador. Attorney, ito po, kalat na kalat po ito na kapuna po na kapansin-pansin po, ito po pagpapakalat ng pera para lalong-lalong mga nakaposisyon ngayon. At umuulan po ng pera sa Luzon, Visayas, Mindanao sa pamagitan po ng Tupan at Akal. At napansin ko po na ang nasa likod dito, yung mga re-electionists. Ano po ang masasabi nyo rito? At talagang namumudbud po ngayon ng pinakamababa po, attorney, 3,000. Ano po ang masasabi nyo po dito? Sorry.
Alam mo ninyo, huwag tayong pumayag na ginagawa na tayong ayun na nation. Kanina lamang, may kausap po ako yung mga kaibigan natin mula sa isang embahada. At napag-usapan namin itong tinatawag nating ayuda. Sabi ko, walang masama sa ayuda. In fact, maganda yan. Pagka merong kalamidad, dapat mong tulungan yung mga nasa lanta ng bagyo, yung mga binaha dahil sa nawawalang 500 billion flood control funds, yung mga nasunugan o siguro yung may mga tinamaan ng ashfall o kung may mga sulfur emission yung isang aktibong bulkan. Dapat mong bigyan ng kumbaga pantawid gutom, pangtawid kabuhayan program, pero yung ayuda ho, hindi po dapat maging isang economic policy ng kahit na sinong gobyerno or administration or itong administration ni Bongbong Marcos. Wala pong dulot maibibigay ito. Kagaya ng mga kaibigan natin na mamamayang Pilipinong nasa service industry. Araw-araw ka, Dan, yung mga waiters, yung mga naglilinis, mga janitor, lahat yan, yung mga nasa service industry. Araw-araw po yan ay nagbabanat ng kanilang buto para magtrabaho, para kumita at may maiuwi na sapat na pera, pambili ng sapat na pagkain para meron silang pagkain sa kanilang kapagkainan. Itong mga ito, nagbabanat ng buto, pero hindi tinutulungan ng gobyerno ang ating working class at higit sa lahat, ang middle class. Walang benepisyo ang middle class. Yung middle class na naghuhulog pirmi, sige lang ng hulog sa PhilHealth, kinuha pa ng Marcos administration. Samantalang, yung hindi naman nasa lanta o biktima ng kalamidad, kaya lamang binibili ng mga tiwaling politiko yung kanilang boto, pagkatao, self-respect, gamit ang ayuda, yun ang sige-siging binibigyan. Hindi parehas ang laban. Yung working class at middle class, nagbabayad po kayo ng buwis. Diyan kinukuha yung ayuda. Dalawa lang naman ang sources ng ayuda funding eh. Yung buwis na binabayaran natin at pagka hindi na magamit o kulang na sa pondo, mangungutang. Yung utang na yan, babayaran din ho natin gamit ang buwis na binabayad natin. So pera po ng mga manggagawa yung ginagamit sa ayuda. Kaya walang, hindi parehas, hindi patas ang laban, hindi dapat magpatuloy yan. At kayo namang tumatanggap ng ayuda, ba hindi po pera ng politikong namimigay yan. Hindi po yan pera ni Bongbong Marcos. Hindi po yan pera personal ni Martin Romualdez. Kaya pag binigay sa inyo, ako na ang nakikiusap. Pag binigyan kayo ng ayuda, kunin ninyo. Pera nyo yan. Hindi nila pera yan. Pero huwag nyong ibenta, ipahiram o isangla ang inyong dignidad, self-respect, boto at higit sa lahat kinabukasan ng mga anak ninyo. Napakaklaro po, attorney. Totoo po yun. So, maliwanag po na yung pong ipinamimigay na pera ngayon ng gobyerno ay galing din naman sa atin. Kaya dapat kuhanin. Dapat kuhanin. Opo. Sa ibang tanong po ko, attorney, may nagpatanong din po nito. Dumalo daw po kayo kay attorney Sulueca. Kung nakasilip. Attorney Lopez Sulueca? Ako'y nagpahayag ng suporta immediately nung unang gabi pa lamang dahil ako po ay batiin ko lang yung ating mga kababayan at overseas Filipino workers at migrants dyan sa bansang Kuwait, sa Middle East. Maraming salamat sa napakainit ninyong pagtanggap. Nung pumutok kasi yung kaganapang yan, ako ay pasakay na sa aeroplano papuntang Kuwait upang harapin yung ating mga kababayan for the launching of hakbang ng Maisog International Kuwait Chapter. At nung nagkakagulo na, I immediately contacted our friends from Quezon City. Kako, suportahan naman natin si Vice President Inday Sara at si Attorney Lopez. Para lang ho sa kaalaman ng mga kababayan natin, hindi ko kilalang personal si Attorney Lopez. And pagkabalik ko nung linggo, nagpalit lamang ako ng aking damit, tumungo na ako agad sa veterans at ako'y nagsalita rin sa labas at nagpahayag ng suporta kay Attorney Lopez at nagpahayag ng pangamba sa seguridad ni pangalawang Pangulo Inday Sara. Sabi ko nga, nanawagan ako, protektahan natin
si Vice President Inday Sara. Nagkaharap na ba kami ni Attorney Lopez? Hindi po. Merong nag-message sa akin, dalawang tao, nung nandoon ako, kung gusto ko raw bang pumasok sa loob. Sabi ko, hindi naman mahalaga na makilala pa ako ni Attorney Lopez. Importante na ririto ako bilang Pilipino, bilang kapatid niyang abogado, at nagpapahayag ng suporta. And also, yesterday, yung ating grupo sa Quezon City rin, kasi nasa Quezon City si Attorney Lopez, yung Quezon City Trial Lawyers League, ay naglabas ng pahayag, mariing pahayag na kinokondina yung pagmamalabis ng Kongreso dito sa ginagawang investigation, lalo na sa kaso ni Attorney Lopez na hindi naman po ito convicted at wala itong ginawang kasong kriminal, and yet, persahang inililipat. Ating gabi, noong Thursday or Friday, at persahang dadalhin against her will sa correctional facility sa Mandaluyong. Eh meron na, malinaw naman ang rules ng Kongreso. Kung may facility doon, at meron, dahil nandoon siya sa loob, nabigyan siya ng kwarto, doon ang designated detention area. At dapat yung mga detainee, o yung linagay sa detention area dahil they were cited in contempt, dapat yan under the supervision of the sergeant at arms. Kaya may mga katanungan dyan, pag yan ba ay dinala mo sa correctional institute kagaya ng Mandaluyong, masasabi bang meron pang supervision ang sergeant at arms? Dahil wala na sa iyong bakuran eh. O sasabi mo, hindi, may coordination kami ng BJMP. Pero hindi yun ang nakasaad. Hindi yung panantayan. Dapat yan, supervision ng Sergeant at Arms. So maraming mga paglabag na ginawa at humihingi siya ng oras na matawagan ng kanyang abogado. Yung mga, I suppose, their police officers, sinasabi hindi na kinakailangan ng abogado. Hindi mo na kailangan tawagan. Kailangan ka na namin dalhin doon. Bawal yan. And I know her lawyers are possibly by now may nagawa ng kaso o complaint at dapat lang kasuhan para matuldukan na yung ganitong uri ng pagmamalabis. So, maliwanag po. Etong nangyayari po ngayon, kasi sabi lang, in aid of legislation, para malabas po in aid of persecution. Malinaw. Hindi lang lumalabas. Talagang malinaw. This is in aid of political persecution. Mm-hmm. And the target is the Dutertes. Si Pangulong Rodrigo Duterte, ang tanging kasalanan lang mga kababayan ni Pangulong Duterte, bumaba siya sa pwesto ng napakataas ng trust and approval rating. Dalawang magtatatlong taon na siyang wala sa pwesto bilang Pangulo. Dahil tapos na siya, sinasabi naman niya, tapos na ako. Patuloy pa rin at higit pa rin siyang minamahal ng mga Pilipino. At meron diyang selos na selos. Simple lang ang gamot sa insecurity mo. Magtrabaho ka ng maayos. Gawin mo yung trabaho mo, mamahalin ka ng Pilipino. Correct. Pero patuloy mong gawin yung pangwawalang hiya mo, lalo kang ibabaon sa galit ng mga Pilipino. Tama. Okay. Any last words, attorney, sa sambay ng Pilipino? Hey, it's always a pleasure to be guesting sa mga vloggers kagaya mo, Kadan. Maraming salamat sa pagkakataon. Yung mga kandidatong senador o aplikanteng senador kagaya ko, na running as an independent, at of course, I have yung hakbang ng maisog bilang aking primary support group. Subalit alam mo naman, wala tayong political party, wala kaming pananalapi, wala kaming logistics. Malaking bagay yung ganitong pagkakataong na ibibigay sa akin. At ako po ay nagpapasalamat, pinapatuloy ninyo ako sa inyong mga bahay, sa inyong living room, bedroom, sasakyan, opisina, kung saan man ho kayo. Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez na nananawagan sa inyong lahat. Do not give up on our country. Do not give up on the Filipino people. Magsama-sama po tayo dahil pag nagbikis-bikis tayo, posible ang pagbabago.